Because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. This is His commandment and teach. Okay, balikan natin yung... verse 1, ako na lang muha, sabutin niya ako. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Okay? Pray, Lord, na salamat sa mga salita, Panginoon, na pagkakataon din po, Lord, mag-aaral kami. I pray, bawat sa mag-pay attention, especially sa ganitong bagay, Panginoon, na medyo, sabi natin, medyo komplikado, Lord, na medyo, ano rin, uso ngayon, panluloko, di basta-basta, Panginoon. So, I pray na kayo pong gabay sa amin, salahan niyo pong gawa ng kaaway. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Mga po na po, kumainig po, ha? Title po nito is... Refuse seducing spirits and doctrines of devils. Okay? Refuse the seducing spirits and doctrines of devils. Ang demonyo. Ang demonyo ba dito ngayon? Lumabas ka na! Ayan, parang ganun eh. No? Pentecostal, ganun eh. I bind you! So, pero meron talaga. Pero hindi tayo gano'n ng ano. Kaya panlaban natin yung salita ng Diyos. Eh, mga bata, medyo okay lang yan. Masanay din yan. Amen? Madi? Kainig lang. So, ulitin ko, refuse the seducing spirits of doctrines and doctrines of devils, Halloween, horror, etc. Medyo madadaanan natin kasi nga, uso ngayon yan. Hindi pa, sa panahon namin dati, wala pa nga yan eh. Pero ngayon, uso, mga nagdadala dito, Amerika nga. Tsaka mga manggagaya kasi yung ano eh. May mga Pilipino. May parang ginagaya kasi mga businessman din yan eh. Diba? Nung alala ko, wala akong pandemic, pag nadaan ka sa dati kami, nagkatabaho kami sa Robinson kasi pagbaba namin doon. Yung mga ganitong panahon, nandiyan na. Pati mga restaurant, may mga sapot-sapot kunwari ng ano. May demonyo, may witch pang gagawin yung bigla sa'yo, nananakot. Diba? Tuwan-tuwa yung mga demonyo dyan eh. Ibang bata din na hindi alam, tuwan-tuwa din dun. Nakakatuwa ba yun yung pag-usapan natin, okay? So, yan. So, yan, pag-usapan na natin yung Halloween. Okay? So, meron din nga actually hindi lang Halloween kasi yung Halloween medyo Catholic nga yan. So, naalala ko nung Catholic pa kami dati, tuturo nila yan, kaya nga November 1. Pero nag-coincide nga yan sa... Alam nyo ba yung nangyari daw? Kaya yung iba naniniwala na yung Noah's Flood daw ay nangyari daw ng mga time na yan. Bakit? Kasi daw may time nga daw sa history na ang daming sabay-sabay namatay. So, anong mangyayari sa mga namatay na yun sa palagay nyo? Eh, karamihan dun, diligtas. Anong mangyayari dun? Sa impyerno yun. Tuntuwa sa talas nun, di ba? So, nag-coincide talaga yan. Basta late October, November, early November. Meron silang ganun. Nakinikilala yung mga pagano na nag-piesta sila. Sa Mexico, banda, iba naman sa kanila, hindi Halloween. Yung sinatawag na Feast of the Dead. Nagkaroon kay ilan lang lang. Kaya nga, kasama ko sa message ko last week, last year eh. Yung tinatawag na year of, Feast of the Dead sila naman. Nagkaroon pa ng pelikula yan. Last year din ata, o last year. Alam niyo ba yun? Hindi nyo alam, pero nakikita nyo yan sa ano, yung Coco. Yun ang parang pangit nun eh. Pero pag pinortray yan sa pelikula, alam nyo na, papagandahin yan. Uy, parang gusto ko mag-celebrate ng Feast of the Dead. Mag-ano ako ng skeleton. Parang nakita ko lang sa mga, ano, sa mga commercial, yung Coco na yun. Kaya siya inaanap daw niya yung patay niyang ano. Lolo ba yan? Alam na lang niya. Ay, naparin niya ba yan? Ako, hindi ko mapanood yun eh. Ano ako eh. Di ba? Kasi alam ko na eh, ang dami lang isang napanood na Disney, di ba? Ewan ko, Disney. Disney ba yan? Mata niya yan. So, bida yung mga patay. Kailan pa sila naging bida? Sa Bible, yung kamatayan ay picture ng impyerno. At lalo na yan, kaya yung mga Halloween niya, umayos yung mga... So, pakain kita sa bungo. Joke lang. Ito, mais kayo.
So, saan na ba ako? Sa mga bungo. Di ba nakikita nyo din ba sa mga TV? Nung panahon namin, ganito lang pala yung uso. Naalala ko tuloy. Yung mga horror films. Pati yung mga series na mga sinolidigas. Ganyan. Mananakot na yun. Gabi ng lagim. Kung ano man yan. Magandang gabi bayan. Featuring. Yung mga nakatakutin ka. Bakit? Hindi nila sabihin totoo yun. Alam yung ginagawa nila parang sinasakyan lang nila yan eh. Meron daw balita na ganyan, ganyan. Eh, kasi may pagsasadula pa sila, di ba? O di kala ng mga bata ngayon, totoo, magtatakutan. Ano mangyayari? So sa US especially, na daming kademonyo doon, at sa England daw dati, sa bandang Europe, talagang ganyan yung mga, alam nyo ba yung jack-o'-lantern? Nakikita yun sa mga TV, di ba? Yung ano ba yan? Pumpkin ba yan? Wala na nga sa notes ko to kasi kabisado ko na eh. Kasi inaaral ko na bago akong Kristiyano. Yung mga Kristiyan against talaga dyan. Pero ngayon, yung ibang Kristiyan, sinasakyan nila yan. Iniiba daw nila. Kanina lang, kababasa ko, may nag-post na office maid. Okay, so let's celebrate Halloween the Catholic way. Mga ganun pa eh. Kasi nga doon, All Saints Day daw. So pero may mga ganun-ganun din sila. So, sa mga opisina, ganun din. So, siguro kung ayaw nyo na demonyo, di magbihis kayo ng santo. Meron bang bihis ng santo? Anong bihis ng santo? Yan, ganyan. Ligtas ka ba, Ronel? O, yan ang bihis ng santo. So, walang pinagkaiba, di ba? So, sila ganun daw kayo. So, angels, lahat na ng fairy tale. So, kaya ayaw ko nyan, may ilang taon namin naging problema sa Bible study sa office. Kasi nga, talagang sinasakyan niya ng mga ano eh, okay lang naman eh, kung ayaw mo ng demonyo, di ba? Kaso nakisabay ka sa kanila, gusto mo sa anong kalokohan mo? Avenger. O di ganun din, tapos sila demonyo. At ang may mga ano yan, mga awarding. best costume. Ah, sino naman ang nanalo? Yung mga demonyo, kasi nakakatakot eh. Sila yung nasa panahon sila eh. Kaya galit, tuwan-tuwa daw si Satan dyan. Tsaka yung mga satanista. Okay? So, magpa-participate dapat ba tayo dyan? Hindi. Okay? So, nabanggit ko na yung, ano, yung mga peace, yung mga ginagawa sa games nyo. Sinong gusto nyo nakakatakot? Hindi mo kailangan takotin yung sarili mo. Eh, kung ano ka pa dyan, bangunguting ka. Eh, basta hindi ko naman ano yun eh. Laro lang naman yun eh. Eh, kaso nga, kung tawag dito, gagawin mong laro, ang tawag nyo kasi sa English is trivialize. Ibig sabihin, wala naman yan. Nagpo-post ka sa, ano mo, may sungay ka. Diba, uso yan, ha? Dami ko sinabihan sa inyo yan. Gusto mo may sungay ka? Hatawin din kita sa puwet, diba? Yung mga sungay, yung mga ano eh. Kabayo talaga. Mga baka. Gusto mo? Hindi yan nilalaro, amen? Dati nauso din sa amin yun, naalala ko nung sa, kahit sa office, nagusuot sila nung umiging tab, sungay. Alam niyo ba yun? Uy, ang ganda naman yun, makabili nga rin. Demonyo yun eh. Hindi naman ako demonyo. Guys, sa demonyo pa yung sungay, amen? Tapos may buntot pa. Ano, hayop ka ba? So, hindi yan nilalaro. Kasi si Satanas, hindi na ipaglaro yan. Gusto niya, kaya yung ating title, Seducing Spirit. Pag sinabing seduce, doon na tayo. Ano yung seduce? Yan sabi dyan, di ba? Yung spirit dyan, ito yung spirito ng Diyos. Okay, now the spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit. So, kalaban yun. Okay? Alam nyo ba yung devil possession? Bigyan natin itong mga Bible, ha? Baka sabihin nyo kasi, laro lang yan. Kasi itong, ano, laro lang na, business lang naman yan, eh. Tingnan natin sa Bible, may mga na-possess ba dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, dito tayo sa Mark, kasi sa Mark, ano, eh. Nakita nyo yan, sa buong gospel, ang dami na-possess. Siyempre, iba, naligtas. Pero iba ay hindi.
diyan sa Mark, kasi marami sa Mark eh. Mark 5. Mark 1. Tingnan natin dito sa Mark 1. Meron sa Matthew, madami, di ba? Sa Mark 1, makita natin dyan, merong mga na possess ng devil. Alam niyo yung possess? Iba na kapanood yun niya, parang wala sa sarili. Nagsasalita, babae, tapos ang boses, lalaki. Totoo ba yun? Nasa Bible yun eh. Pag pinoses ka, hindi na ikaw yan. By the way, kaya yung mga Pentecostal, ganun yung mga yan eh. Huwag kayong sama-sama lang. Ito kaya inuunahan natin yung mga kabataan dito. Dito lang sa Ampak, meron dyang ano eh, church, mga Pentecostal yun eh. May mga ano sila. May mga programa-programa, kaya yung mga kabataan, tuwan-tuwa dun. Yan, yung mga pastora, di ba? Mahilig sila sa ganyan eh. Yung mga Pentecostal na yan, pag nag-worship sila, quote and quote, may mga slaying of the spirit yan. Diba? Nung naabutan niya yung preaching natin dati dito, yung nakikinig. Nakakita na ba yung ganon? Matakot na kayo pag hindi baptist yun, sigurado ako. Kung may na-attendan kayo, eh, mga dami yung kaibigan dyan. Attend ako din doon, attend din ako. Pag gumaganyan na yun, tapos nanginginig na, hindi na sa demonyo na yung pumupose sa kanila. Gusto niyo maging ganon? Eh kung ulit-ulitin niyo ba yun? So nangyayari yan, kaya natin pinag-usapan ngayon. Kaya hindi lang tayo basta Halloween ngayon, ha, ngayong umaga. Yung mga puro sa demonyo pag-usapan natin, paano sila lalabanan? Okay, so mayroon sa Mark 1, mayroon sa Mark 5, ito yung basahin natin kasi tuloy-tuloy ito para makita lang natin, ha, mga bata. Sabi dyan, they come to Jesus and see him that was possessed with devil and had a legion sitting and clothed in his right mind na. Ito na yung tapos na, no? So, nung una, ang ginagawa niya, tingnan natin. So, ito yung nangyari, oh. So, meron daw isang tao nakatira sa sementeryo. Okay, titira ka ba sa sementeryo? Pagpasto, wala nang iba eh, di ba? May nakita ko sa Facebook eh. Pinapaalis na sila sa cemetery. Doon na nagtirang eh. May bahay na nakakaawa din, no? Pero, huwag kayo titira sa cemetery. Man. Pero yung mga satanista, gusto nila doon. Oh. Ngayon, di pa uso yan. Pero yung mga yan, pag mga nagdadalaga, mayroon daw mga ganyan. Ang forma nila, puro, ano, puro gothic. Alam nyo ba yun? Yung mga itim lahat, pati kuko itim. May kilala kayo ganyan. Wala pa. Pero may mic lang ganyan, mga sa college, ganyan yan eh. Iingat kayo dyan, diba? Mga witch. So yan, yeah, mahilig sila sa patay, nabanggit ko kanina. Bakit ka titira sa tomb? Pero yung mga na-possess ganyan, okay? Sabi dyan, yun na, nakatira sa cementerio, at sabi dyan, ni walang makabind sa kanya. Ibig sabihin, malakas to. Kasi possess nga ng devil eh. Okay? At sabi pa dito, sumisigaw at pagkating himself with stone, yung sabihin nun, nagsusugat siya, sinusugat. May tao bang sinusugat yung sarili niya? By purpose. Yung sinasabi dito eh, sinong ganun? Kilala ka? Meron ako dati, naghikaw ako eh. Pero konti lang naman to. Huwag nyo nang gagayain ha. Mga pala akong bakla, ano, kaya hindi ko nilalagyan. Pero bata kasi, isa pag-uso, di ba? So, pero ito talaga sinusugatan nila kasi yun pala ay sign ng mga ginagawa yun ng mga satanista. Mga sumasamba sa Diyos, sa demonyo mismo, hindi lang sa Diyos-Diyosan. Sa demonyo, amen? Nakita niya, kaya natin pinag-usapan ito, pag may nakita na kayo, umiwas na kayo, hindi yung pull. Sa demonyo yan. At maganda dito, hindi pa siya talaga reprobate. Yan ang maganda dito. May pag-asa pa siya at siya po ay ginamot ng Panginoon. At pinaalis yung spirito. At yung tanong sa kanya ni Jesus, sabi dito, and he asked him, what is thy name? Anong pangalan mo? And he answered saying, my name is Legion, for we are many. Sa Tagalog, madami sila. Paano naging madami yung isa? Kasi demonyo pala, marami yan, tumatahan yan sa mga taong anak ng demonyo, tsaka yung iba, hindi pa anak ng demonyo, pero mga hindi pa save, hindi pa ligtas.
Kaya si Laika, ligtas na ba si Laika? Itong Laika number 2. Ligtas na ba? Amen. Si Carl? Hindi pa. Okay, share natin to ha, pag may time. Tumanggap na raw eh. Pero kailangan na yung follow-up. Anyway, so pag hindi ka liligtas, delikado ka. Okay, pag yan, sasama-sama lang yung mga nagbibinata. Kasama yung paparty, ang ano anong gagawin nila, magiinom, tapos, kung ano anong gagawin. Ay, Halloween ngayon, makiuso tayo. Ano anong paggagawin yan. At pwede kang mabiktima, pasukin ka ng demonyo. Okay? Lalo pag mahilig ka sa Halloween, sa mga Feast of the Dead, ikaw yung unang target kasi parang ayaw mo sa Diyos yan, di ba? Anong gagawin sa'yo ng Diyos? Mawawala yung protection niya sa'yo, lalo pag di ka ligtas. Amen? Amen. Kaya mag-ingat kayo dyan. So, doon muna tayo, no? Anyway, bandang huli, pinagaling siya, pero yun, sabi dito, na, pagkatapos siyang maligtas, nasa matino na siyang kaisipan at matino din yung kanyang, pansinin niyo dito, damit. Kaya pansinin niyo, dati ako, mahilig din ako sa ganyan, pero nung puro salita na Diyos na narinig ko, eh bakit ako mag-bibis na para akong addict? At magkukulay ako ng buhok, gahit ako ng kung ano. Ngayon, uso ngayon, mga ano, di ba? Kung ano yung, dati, nahihiya kami pag inuukaan kami. Ngayon, usong-usong, inuukaan nila yung sarili nila. Alam niyo, uka. Linya-linya. Sa kilay ngayon, di ba? Wala na magawa itong mga ito eh. Iba, nag-aahit, di ba? Nasa Bible din yun, yung kalokohan daw nila, nagmamanifest. Because they're full. Sana hindi kayo ganun. Amen? So, ganun nga. So, huwag kayong umiwas na kayo dyan sa mga kampo ng demonyo. Amen? Halloween, pag meron kayo sa trabaho nyo, nagtatrabaho na kayo, pwede kayong umiwas. At actually, dapat ngayon umiwas. Kung may Facebook kayo, mag-post kayo ng konta dyan. Amen? Kasi kawawa yung mga to, kasi wala silang laban eh. Hala nila, cool na cool yun. O sige, ano tayo? Demonyo. Ikaw si Dracula, ako si, ano ba? Ako si Satanas. Ayun, ganun. Tumuntumuhan ganun. Sa amin, may ganun, di ba? Siya yung nanalo ata dun eh. Nagkulay ng kulay pula dito. Diring-diri ako. Mga loko-loko talaga itong mga to. Pero tuwan-tuwa sila. Oh, prize! Yes! Nanalo si Satanas. Loko-loko eh, no? So, huwag kayong masasana eh. Men, di natin yan sasakyan. Lalayo tayo dyan. Anyway, so this time, meron lang points dito, no? Bakit? So, ano ba itong mga demonic influences na to? Kasi itong si mga early churches, especially si Paul, no? Ina-instruct niya sa Timothy, nadaanan na nila. Sabi natin, huwag niyo sabihin na ngayon, pastor, ngayon lang nauso yan. Sabi ko nga, di ba? Sa US, matagal lang uso yon. Ngayon pa lang nauso sa atin. Papayag ba tayo? Papapasokin ba yung demonyo dito? Eh sa opisina, wala tayong pakialam doon. Kung matibay ka sa pananampalataya mo, walang magagawa yung mga yan. Amen? Sabi kasi kasi sa office namin, pinapainuman, usong inuman dito. Wala akong pakialam. Hindi ako atin. Hindi ko kailangan yan. Kaya dito ako magtrabaho lang. Hindi ko kailangan mag-Halloween-Halloween. Amen? So, ngayon ha, nung 1st century AD, ganun na rin daw. Huwag yun ang pasinin yung mga bata-bata yan. Okay, anong nangyayal sa kanila? Meron na mga demonyo. Nakita natin kanina sa Matthew yun, saka sa Mark. Panahon ni Jesus, may mga demonyo na. Matagal na meron yan. Amen? Kaya huwag sabihin na yung Hinduism, itong pinaka-oldest religion, therefore ito yung tunay. Hindi rin. Kasi demonyo, matagal na yan. Amen? Garden of Eden pa lang, doon na yung demonyo eh. So, mag-ingat na lang tayo at magpa-protect sa Diyos. No? Anyway, sabi dito, ano yung mga demonic influence at ano yung ginagawa nila at paano natin maiwasan? So, number one, sabi dito, ano daw yung mangyayari? Nung panahon nila, sikat na yung Christianity nito, medyo, kasi talagang grabe yung gospel eh, talagang dami naliligtas. Parang sa ating ngayon. Yan, mas matindi sa kanila. Pero sabi dito, in the latter times, pag sinabi latter times, yung mga end, yung mga later na, no? Marami daw or mayroong mga aalis sa pananampalataya ngayon. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin, di ba? Kanyang salita, kanyang blessing, napakaganda. Aalis ka pa ba doon? Kung matalino ka, di ka na aalis. Lalago ka ng lalago,
lalo kang lalago, may matalino ka, alamin pa rin dapat mong gawin, gagawin mo yun, at gagawin mo, di kayo ito, na normal na Kristiyano. Pero sabi dito, may mga alis dun, ba't sila alis? Hindi ka alis sa bagay na maganda, di ba? Pero bakit yung iba alis? Kasi may kalaban. At ang term na ginamit dito is, they shall be seduced. Alam nyo ba yung seduce? Alam namin yan. Alam nyo ba yung seduce? Alam nyo ba yung seduce, Brad? Sinisiduce mo ko eh. Ano yung sabihin nun? Inaakit. At madalas sa hindi. Hindi magandang pang-aakit, ha? Madalas yan, siyempre, yung mga lalaki ang inaakit. Kasi yung lalaki yung malakas dapat. Okay? So, pag siniduce ka na ng hindi mo naman asawa, di, kademonyo yan yun, di ba? Kasi mahisira yung pamilya nyo, eh. So, pero ngayon, ang pinag-usapan natin, spiritual. Okay? So, sa spiritual daw, yung mga church member din, isi-seduce. Pag sinabi si Jesus, oh, huwag ka na mag-church, ito na lang tayo, maglalo na lang tayo, party-party na lang tayo, susi-juice daw tayo. At yung mga spirit na yon, sino yung mga yon? Nabanggit natin kanina sa Sunday school, di ba? Yung daw ay doctrines of devils. Kasi alam mo na yung doktrina ng Diyos, andito na, malinaw, pinag-aaral natin lagi. Ang gusto ng Diyos, maging masipag ka, matino, malinis, pati bibig mo, malinis, maayos ang damit mo, ganyan yun eh. Ngayon, pag-aalisin ka dyan, sino mag-aalis sa'yo dyan? Demonyo lang. Kaya ano yung mga tinuturo nila? Katulad nga yan, Halloween na yan, ginagawa nila, okay lang yan, medyo demonyo-demonyo tayo dito, laro lang. May sungay-sungay dito, may buntot-buntot dito, may pangil-pangil dito. Tawanan lang natin. Hindi yan tatawanan. Rafi, umayos ka. Umayos na lang kayo, ikaw malaki. So, ano pa? Pwede mong i-relate sa ibang bagay. Okay? Ano pa yung mga nilalaro-laro nyo? Yung kalokohan din. Di ba? Minsan, yung salita ng Diyos, lagawin yung laro. Di ba? Ano pa? Yung pagpunta sa church, si pastor, siguro, niloloko nyo si pastor. Yun ang gumagawa nun. Wala naman, no? Sana. Pero ginagawa nyo siguro yun. Pag nasisiduce ka ng mga demonyo. Kasi yung demonyo, galit sa salita ng Diyos, yung baliktad yung gagawin nila sa'yo. Amen? Kaya mga bata pa kayo, boyfriend na tayo. Alam nyo ba yun? Alam nyo na ba yun? Darating kayo doon, pero hindi pa ngayon. Amen? Tsaka yung mga ngayon sa Facebook, sobrang kademonyo na rin. Banggit ko na sa amin siya. Sa TikTok, hindi lang yun. Ngayon, pumapasok kahit ano. Wala nang ano, kung hindi mo i-report, wala ka ng limitasyon dun. Lahat ando na. Intindihan nyo ba yun? So kaya yan ay, mga, kasi mga 80s yan, si Zuckerberg, si Bill Gates, walang pakialam yan sa'yo. Ang nag-hold back lang sila sa atin, tayo lang, salita ng Diyos. Pag humina na yung Christianity, all out na yan. Mga bakla, dadami. Dadami lahat siya, mga kalokohan, pagnanakaw. Kaya ang makakapigilan dyan, Espiritu ng Diyos at yung salita ng Diyos. Amen? So huwag kayong, kaya sasabi dito, yung mga points natin dito, ito yung mga sign. Hindi ito mga, walang mga sungay-sungay dito, pero ito yung mga nangyayari talaga sa churches at sa mga kunwaring churches. Okay, so number one, departing from the faith. Okay? Alam mo na yung church na yan na penetrate na ng demonyo, pag umaalis na sila sa pananampalataya. Amen? Pastor, ang dami nun na talaga. Yung mga pinag-uusapan natin dito, mga false teacher, lahat naman yan, Catholic, Iglesia ni Manalo, dating doon, Iglesia ni Batman, saksi ni Robin, ano pang alam nyo? Lahat yan sa demonyo eh. Pentecostal, Diyos, Yeshua, ha? Mormons, ano ba? Sa demonyo lahat yan eh. Alam nyo ba yun? Yung Mormon na yan, demonyo yan. Niwala kayo ngayon, may mga advertisements sa Facebook, kunwari. Nililito lang. Kaya hindi tayo nagbibiroan dito. Kaya, pag nakita mo, ito yung sabi ng Bible. Ba't ito ginagawa nila? Pero Kristiyano daw sila. Something may demonic daw. Kasi linaw naman, hindi naman mahirap intindihin yung Bible.
Yung ibang bagay, may, pero yung basic niya hindi mahirap. So pag lumalayo na yun, lumalayo sa salita ng Diyos, demonic influence yan. Amen? Yung iba, gusto nila pag mga ano lang, may umiingay, may humuhuni dyan. Hindi, actually, yung demo, yung ang interesado yung demonyo talaga, masira yung church. Amen? So, kaya number one, departing from the faith, na-define natin yung seduce, spirit, tsaka doctrine. Ano yung sabihin ng doctrine? Sinabing doctrine na katunuan lang, simple lang yung katunuan. So, kaya dito, aral tayo ng aral, para pag narinig mo ngayon, na-encounter mo yung demonyo dyan. Okay? Alam mo, mali yan. Alam mo agad. Kasi alam mo yung salita ng Diyos. Hindi ko mahihirapan eh. Kahit yung mga batang ito, kunwari, ay, may pinanood ako, TikTok, maganda kaya yun? Uy, nagsasayawan sila, siguro, harmless naman yun eh. Sayaw lang naman eh. Hindi huminto yun sa ganun, sayaw, di ba? Alam nyo yan. Diba, puro kalandian yun. Eh, syempre, palandian yan. Hindi yan papayag ng medyo malandi lang, iba, sobrang landi, ganyan. Kasi mayroon mga kademonyo na yan. Kaya, sana yung tendensya sabi ko, ha? Yan, sabi dito, hindi ako nakubura dito. Anyway, so number one, departing from the faith. Number two, so verse two, sabi dyan, may basa nga po, ready, go. Seeking Christ in hypocrisy, having their conscience seared. Sino yung sinasabi niya dito? Obviously, mga false teacher. Kasi may tamang teacher, nagtuturo ng salita ng Diyos, okay yan, di ba? May mga pumapasok na kunwari, alingkod ng Diyos, tapos umalis sila sa tama, dahil sila ay nagpagsinabing giving heed to seducing spirit. Ibig sabihin, tinuturoan ka na ng mali, hindi yung panalaman, mali yun. Ah, sige, okay na yan, para mo yumaman yung church, yumaman si pastor, guturo ako dito nang wala sa Bible. Ang daming gumawa niyan. Marami tayong example niyan, sundan niyo lang ako sa Facebook. Okay? Marami kayong malalaman. Amen? Dito, kahit umatinda lang kayo. So, ang dami, karamihan ng mga false teacher yan na nakinig sila kasi sa una sa mga demonyo. Bandang huli, anong gagawin nila ngayon? Eh, nagtuturo sila ng Bible. Okay? So, ang gagawin nila ngayon, magsisinungaling na sila. Amen? Kasi, pumanig na sila sa demonyo eh. Di ba? Tapos, eh, kaso, pari ako eh. Paano yan? Eh, magsisinungaling na lang sila. Amen? Parang kayo kanina, again, kaya kayo tinatanong, inapakiramdam ako kayo, hindi nyo ba nahalata? So, ganun tayo, kaya ako, kinakabahan ako pag wala kayo dito, hindi ko kayo nakikita, hindi ko kayo natatanong. So, kahit si Paul, si Peter, yung mga member nila, talagang kilala nila yon. Hindi tayo parang Catholic na hindi tayo magkakilala. Amen? So, kasi doon ko nalalaman. Ngayon, itong mga to, kaya kanina, tinanong kayo, sabi ko, ano yung dapat natin iwasan? Iniwasan nyo rin yung dapat yung sagot eh. Kasi nga, ganun yung ginagawa nito mga false teacher, alam nyo ba yun? Kahit may issue sila sa Bible, okay, Catholic, ano yung mga issue ng Catholic, di ba? Yung si Mary, iwasan nila yan. Ay, hindi naman namin sinasamba yan. Magsisinungaling na yan, hindi na umuyo ko nga kayo eh. Magbabaw kayo, pupunas-punas, tapos magpe-pray kayo sa anito ni Mary. Sabi nyo, hindi na sinasamba kasi nungalingan. Amen? Ano pa? Ayan, yung Catholic ulit, sorry. Diba, iniba nila yung Ten Commandments. Hindi naman namin iniba eh. Itinama lang namin kasi magka-grupo to, ganyan-ganyan. Inalis mo yung ano. Ano pa? Ayan, kanina, sa tinatanong ko sa inyo, hindi kayo false teacher ha? Ano kayo? Mga bata pa kayo na dapat magabayan. Amen? So, I mean, alam mo, masama mag-suot ng maikli. Ganun, kunwari, di ba? Iwasan mo yun kasi sakul ka dun, di ba? So, ganun lang yan eh, mga bata. Nag-uumpisa yan sa ganyan. Pag tuloy ka, nagtuloy-tuloy ka dyan, magiging katulad ka rin itong mga to. Hindi malayo yan. Nakita na natin yan sa church. Winawarningan tayo ng Bible. Nangyari sa mga churches nila yan eh. Mga member din nila. Doon din ang galing yung mga false teacher. Naintindihan niyo ba yun? So kaya dapat tayo, may kailangan ng baguhin ngayon. Baguhin mo na ngayon. Tumakbo ka lang. Dito may konting kademonyo dito. Dito ka na. Ayaw mo doon. Hindi ka makikisa. Ano ba yan? Ah, yan ba uso ngayon? May sungay? Ako din. Tingnan ko, cute ako. Hindi ganun, di ba?
Huwag ganun. Kaya ang sinasabi, alam niyo, hipokrito, ano yung sabihin ng hipokrito? Matinding charge yan. Ibig sabihin naman, mapagpanggap at hindi lang ganun. Ito yung sinasabi mo, tapos, hindi ka naman ganun. Yun ang hipokrito. At bandang huli, sabi dito, having their conscience seared with a hot iron. Okay, define natin yung conscience. Pag sinabing conscience, konsensya, narinig nyo na ba yan, mga bata? Pag may nakita kang sobrang loko-loko, ano sabihin ng mga magulang niyong matanda, di ba? Parang walang konsensya to. Ano ba yung konsensya? Yung konsensya natin, ito yung nagsasabi sa atin ng tama at mali. Kahit hindi ka paligtas, alam mo yan. Alam mo, masamang pumatay. Alam mo, masamang magsinungaling. Alam mo, masamang magnakaw. Alam mo yan eh. Kahit hindi mo alam yung Ten Commandments, kasi may konsensya ka. Pero, itong mga daw, itong mga false teacher na to, tsaka yung mga ibang may influensya nila, anong mangyayari daw? Pag puro kasinungalingan, 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 ang kinukumpara yung konsensya mo, para ka daw, pag sinabing seared is, so yung nagluluto dito, yan, si nanay kahapon, nagpapakulo eh. Yung hilaw na, alam mo na, kalme, tigas siya, di ba? Pagkatapos pakuluan ng dalawang oras yan, naku, lambot na nun, di ba? Hindi na siya yung katulad nung dati. So, ganun daw, pag yung konsensya mo, pinainitan mo na pinainitan, at hindi lang hot water, ha? Sabi ito, hot iron. Alam niyo ba yung hot iron? Nakakita na ba ng taong walang konsensya? Or parang walang, meron yan, pero parang, di ba? Walang konsensya, kasi nga, pag naging reprobate na yan. Kaya number two natin dito, point number two, hypocrisy to the worst level. Yan yung mga demonic influence. Maniwala kayo kasi kayo, pag puro pa kayo, kayo doon ng mga bata, puro pa kayo, di ba? Hindi kayo matindi magsinungaling. Pero pag paulit-ulit, tas nagpaturo pa kayo sa pastora, katulad niyan, sa Bible, walang pastora, against na against ang Bible doon. Pastor ang leader ng church. Yung babae magsasubmit. Pag oras ng pangangaral, tahimik ang babae. Inasabi sa Bible. Tapos siya yung magtuturo. Anong tuturo niya? Rebellion. Rebellion ang, kasi siya mismo, rebelde siya eh. Amen? Amen. Pag pinaulit-ulit mo yun, yung konsensya mo, para ng pinakuluan, para ng pinaso, para ng sinunog. Nawala na, by the way. Amen? Basically, naubos. Pag ang, naalala ko tuloy yung mata ng kapatid niyo. Yung mata mo, nakakita yan, di ba? So, pag pinaso yan, ano mangyayari? Parang si Samson, saka si Zedekiah, di ba? Yan ang parusa sa kanila eh. Pag pinaso yung mata, wala na yan. Hindi na makapag-function, at ganun din yung konsensya mo. Pag yan ay sinunog na, ang tindi na itong taong to, pumatay na naman. May mga ganun, serial killer, alam niyo ba yan? Kaya mag-iingat kayo, mga bata, alam yung mga babae. Amen? Kahit mga lalaki ngayon, yung mga organs nyo, pinukuha yan. Maniwala kayo, totoo yun. Okay, so number one, departing from the faith, yun yung mga makademonyo yan. Hypocrisy, okay? At ang gagawin nila doon, yung naalala ko tuloy si Eliza, no? Kahapon, nag-soul winning ako, ang gandang babae, mukhang matalino. Tinatanong ko, naniniwala ka ba sa Diyos? Ay, wala pong Diyos. Ay, Buddhist po ako. Pero hindi pa ako Buddhist, pero papunta na ako doon. Alam ko na agad yung may nangyari doon. Eh, nagkukwentuhan kami. Nakakaawa, amen? Paano nangyari yung walang Diyos? Pero yung kasi, again, hindi pa naman sila, biktima lang sila, amen? Kaya tinutulungan natin. Pero itong mga to, sila yung perpetrator. Yung mga false teacher na yan. Kaya kalaban natin yan, amen? Okay, kung sabihin, pastor, parang ba't ganun? Eh, kasi marami nagiging reprobate dahil sa kanila. Kaya katulad niya, pag hindi yan natulungan, yan mga estudyante na yan, mga bata na yan, kunwari, si... Sino bang ano dito? Ito, talino kasi ito eh. Yung mga siyong-siyong... Wala. Kunwari lang, yung mag-example eh. Kunwari si... Yan si Open. Walis. Kunwari si ano... Galing naman kayo dito eh. Yung mga natitira talaga dito eh, mga matalino eh. Pero kunwari lang, si Laika na lang ha. Kunwari lang ha, itong siyang Laika. Kunwari na, barkada si Laika sa mga malalandi. Tapos kung ano-ano ang ginawa. Kunwari lang ha, kaya huwag kang doon.
Tapos, ano mangyayari sa'yo? Ha? Magagaya ka doon, tapos nasasanay ka na magiging reprobate ka rin. Makapapatol ka na sarili, kapareho mong babae. Ganun nangyayari sa mga yan. Okay, hindi ko na gustong ano. Pero puro ganun ang topic natin eh. Para alam nyo rin, amen? Huwag na huwag nyo. Pag, parang mga bata, makinig. Pag sinasabi ng konsensya nyo sa inyo, parang mali ito. Makinig kayo, amen? O magtanong na rin kayo kay pastor, kahit di tayo magkasundo, i-chat nyo lang ako. Pastor, ano bang sa palagay nyo ganito? Tama ba itong Halloween? Tama ba itong beer? Inom ako ng beer, konti lang naman eh. Magtanong na kayo, sasabihin sa inyo ng konsensya nyo yan. Yung alak, hindi yan masarap. Pero, yung mga kasama mo, pinapainom ka. Bakit kaya? May something din doon. Hindi ko nga nalagay dito yung ano eh. Mga bisyo eh. Anyway, number 3, tapusin natin ito ngayon ano. Kaya ba natin? Parang hindi. Okay, sige. Tingnan natin ito sa pangatlo, no? Yung Catholic na naman ito. Ito wala lang, sino kausap po last time lang eh. Sabi dito, forbidding, ang again, sinasabi nito, si Paul, sinasabi niya si Timothy, especially daw in the latter times, kaya kailangan, turuan mo yung mga yan, na maging matino sila, matalino sila, kasi later, ngayon okay yung mga yan. Katulad ngayon, isa-isa kayo dito. Ngayon, okay yung si Regine ngayon. Mabait, maayos ang damit, di ba? Maikinig. Lahat kayo, kasi Brenna lalo. Brenna ba? Ang tuwa ko dito, mabait eh. Ito lalo na itong mga gandang ano, kapatid ni Chelsea. Ngayon, okay yan. Amen? Pag napasukan niya na kung ano-ano, napanood nila, ano mangyayari dyan? Hindi natin alam ano mangyayari dyan. Pag nagkaroon kayo ng kaibigan na ako loko-loko, okay? Lalayo din kayo sa church. Ganun yan. Sana hindi, pero ganun ang mangyayari niyo pag kayo ay matigas ang ulo niyo, mag-iisip ng pastor. Absent ako muna ngayon ha, kasi ano eh, importante ang gagawin. Yung pala, ML lang. Sino nga, ilang linggo ka mag-isinungaling nun. Di ba? Kaya yung mga kilala nyo, di ba ngayon, di naman nahihiya na eh. Again, bumalik lang kayo. Magbago lang kayo. Hindi masa. Pero, ang hirap niyan. Sabi dito, forbidding to marry, commanding to abstain from meats which God created to be received with thanksgiving of them that believe, which believe and know the truth. So, papasok na naman yung Catholic dito. So, alam niyo yung Catholic, inaalala ko kailang pinag-uusapan. Kasi tayo. Ah, kay Eliza. Okay. Kaya kasi kaya, yung Catholic, mukhang naano sila doon, nayari sila. Kaya medyo tinaniman ko na, kung sira ulo yung Catholic, huwag mo idamay lahat ng Catholic, di ba? Hindi ganun yun. Ibig sabihin, may pag-asa pa yung iba. Kaya ito yung ginagawa nila, sabi dito, yung Catholic, pinagbabawalan nila yung mga paring mag-asawa, di ba? Tama ba yun? Bawal kang mag-asawa, gusto maglingkod sa Diyos, gusto maging pare, bawal kang mag-asawa. Papayag ka ba nun? Papayag ka? Una, wala sa Bible yun. Pangalawa, kabaliktaran yun. Yung mga tao daw na magbabawal na magpakasal, yung ibang tao, whether it be magpapare ka, o naman yan, yun daw yung ano, sign na sa demonyo yan. Amen? Kaya may duda ba kayo? Baka nabibigla si Laika saka si Carla. So, dati rin akong Catholic. Okay? So, bagay pagligtas na kayo, hindi kayo papalagi. Anyway. Ganun ang ginawa ng Catholic eh. Napaligtaran. And sabi nito, commanding to abstain from meats. Okay? Anong gusto mo ngayon? Gusto ko ng baboy. Bawal yan. Kasi Friday. Ano ngayon? Basta bawal. Sabi ni Pope. Hindi. Basta kesyo Friday daw namatay si Jesus, which is mali naman. Okay? Huwag kang kakain ng ano pag Friday. Kaya pag Friday, mga baptist ang ano dyan. Okay. Sabi dito, sana nakukuha niyo ako ha. Ang sabi ng Diyos, ito yung sign ng mga kademonyohan, yun ang ginawa ng Catholic. At marami pang iba. Amen? Kaya, masama yun. I mean,
kabaligtaran nyo. Kaya ang point ko dito, number three, is, okay, number one, departing from the faith. Number two, hypocrisy to the worst level. Okay? Pangatlo, basic blessings of the Lord being perverted. Sa Tagalog, yung mga basic faith, like marriage, di ba? Lahat tayo dapat na-enjoy natin. Kung gusto mong mag-asawa, walang magbabawal dapat sa'yo. Tama? Ba't sila pinagbabawalan na yung mga pare nila? Kasi de-demonyohin na nila yun. Yung lalaki hindi yung makapagpigil. Amen? Tapos pag binagbawalan mo, lalong mani-demonyo yan. Amen? So ngayon, sa pati pagkain nyo yun, pinagbabawalan, eh, masarap ang baboy, di ba? Ngayon, kung ayaw nyo yan, di wag. Pero kung masasabihin, bawal to, sabi ng Diyos, bawal daw eh. Old Testament, di ba? Yung mga iglesia, ganun din yan. Sa Badista, ganun din yan. Hindi, sa Old Testament yun eh, pinaliwanag sa New Testament pala yun, spiritual pala yun. No, paano yan? Hindi nila itatouch yun. Parang kanina, hypocrisy na naman, di ba? Hindi nila itatouch yun, bibigyan nila ng DNA yung Old Testament. Kaya ang point natin, ipinipervert nila. Amen? At yun ay gawa ng demonyo. Kabaligtaran. Kaya katuloy nyo, batuwa-tuwa sila si Satanas. Ay! Ako si Satanas, ikaw si ano... Sino bang babae nga, no? Satanas. Yung mga witch. Okay? Mangkukula. Yan. Tsaka yung mga naisip ko, yung nahuhati. Manananggal. Magbibis ka ba ng gano'n, Regine? Manananggal. Tigbalang. Eh, yung iba sa atin mukhang kabayo, pero yung pa yun. Medyo. Pag-usapan din natin yung kabayo kay Lumbre. Kahapon, di ba? Ay, si Ben. Okay. Okay, so, hindi ka naman tapos ito. Mamaya, tapusin natin mamaya ang hapon. Amen? Dito ba kayo mamaya ang hapon? Para talagang masimento na sa utang nyo ito, saka sa puso nyo. Na pag Halloween, ayaw ko niyan. Sabihin nyo, huwag kayong mahiya. Sila dapat mahiya. Amen? Amen. Magano tayo, Halloween. Sa demonyo yan, sabi ni Pastong. Magugulat yun. Sila matatakot. Amen? Sabi ng Bible, sa demonyo yan. Ah, sige, sa demonyo pala yan eh. O, yung iba gaganon. Kung paninindigan niyo ang ating katuluan. Amen? Amen. Ang masaya yun, may candy-candy pa. Masama rin sa yung candy. Okay lang yung konti. Ang ginagawa rin lang, humulekta sila ng napakaraming candy. Tama ba yun? Lalo sa US daw, pag hindi binigyan ng candy, maninira. Tama ba yun? Para lang sa candy. Parang binubuli nila yung mga adult doon. Hindi nyo alam yun eh, no? Ganun daw sa kanila, magdadala ng pintura yun, no? Trick or treat! Ay, wala ka kami yan. Sige, sige, sirayan ko yung bahay nyo. Ganun ginagawa, tinuturo sa kanila yung mga bata. Sira ulo, di ba? So, kaya huwag natin gagayahin. Men, may question ba? Wala na. Basta yan. Malinaw yan, ha? Sa limon yan. Okay, mamaya ang hapon. Usapan natin yan. Tuloy natin. Ba't naging maingay na ito si EJ? Dati yung tahimik na ito. Huwag kumikilos ata yung demonyo. Ano? Patingin ka ngayon, no? Hindi, bata friend. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming mensahe ngayon na mapanahon din, Panginoon. We pray na hindi namin gawin laro. Kademonyohan, Halloween na yan, ano man yan, kamatayan, Panginoon. I pray na maging dahil kaming sober, inaalam namin, sinabi niyo po, mga warning yun, napakaraming warning sa Bible, na lumayo kami sa mga wizards, sa witch, mga spell na yan, Panginoon. I pray na mga batang ito ay magiging bold, Panginoon, para sa pananindigan, sa katuwiran, at kalinisan, at pagiging banal, Panginoon. I pray na labanan namin itong mga ito, mga kalokohan nila, Panginoon, expose namin. So, mamayang hapon, ibalik nyo rin po kami, Lord. Pagpapalain nyo rin po aming magkakainin, Panginoon. Mas basta nyo po, maraming salamat sa nag-prepare. Ngayon pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.